Let's not spread hate, pero hindi yun yung intention ko. Vince Leonardo, so you're saying bobo? What's up guys? Wait nga, trust ko muna tong kotse. Kasi ang dilim mag-vlog. Oh, yun yung concern. So today, pupunta tayo sa bahay nila. Kumpare natin si ano Juan. Sanson family. Kasi manghihiram tayo ng tables. Kasi meron nga kaming... Ano to? Pre-parenthood celebration. Wow. Iba pa pala yun sa baby shower. May ganun pala dito guys. Pre-parenthood celebration. Usually kasi yung baby shower is mga babae lang nagsiselebrate daw nun ha. Dito sa Amerika. Eh since we're gonna involve yung mga kalalakihan, yung mga asawa sa mga. Ang tawag ay pre-parenthood celebration. May ganun. So yun. Sila ano, Juan, I think they're like 28 or yeah. 28 minutes away from here. Malapit lang siya. Pero I'm not sure kung magkakasya siya dito sa Tesla. Sana magkasya. Kasi kung hindi, babalik ako mamayang hapon para pag-uwi ni Commander doon sa SUV, sa Lexus. Doon kakasya yun. Pero since ngayon, wala naman akong ginagawa. Para magawa ko na. Okay. Let's go. Okay. Sana magkasya siya. So cute. And so, I just had to worry. Grabe dito guys. Ang daming langit. Alam nyo ba, nung unang dating ko dito, wait nga, sasara ko yung bintana. Hindi ko alam kung naririnig nga, ayan. So, yung unang dating ko dito, sabi ko, bakit ganun ang daming langit dito? Tapos pinag-uusapan namin. Kasi naman sa Pilipinas, di ba, tabi-tabi yung mga bahay, ganyan. Dito kasi magkakalayo kaya, ayan. Hindi ko tayo ng, ano ito, round table, in Tagalog, rotonda. May ganito ba sa Pilipinas? Yung, ang rule nito is, ayan, sabi, di ba, yield, yung may triangle na rin. Sabihin, mag-yield ka or in short, antayin mo mag-clear bago ka lumusot. Maganda to kasi hindi siya nagkukos ng traffic. Dire-diretso yung flow. So, ayun. Yan. Kamukha yung ano nila, yung builder kasi nila, guys. Parehas sa amin. Kaya nakikita nyo yung neighborhood is parang is parehas. Maliga mo. Maliga mo. Sir, but if you've got a fans club, legit, okay, we'll believe you. You have a fan club, it's 100 deep. You don't even need 100. You, like we said, maybe 10 to 15. So 10% of your fans. Dito na tayo, guys. Sana magkasya. Mag-hello tayo sa doorbell camera nila. Hello! Mag-hello kayo, guys. I think kasya naman siya. Pa yan, nagkasya. Very good. Buti na lang. O, di po. Nagkasya bro. Thank you. Alis na ako. Bye. Let's go. Another 30 minutes going back, guys. Hello, guys. What's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga nakabas at nagtatag sa atin sa Instagram. Uy, de joke lang. Kung bago ka lang dito, hello po ako si Vince Filipino, living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng vlogs. So I upload my vlogs usually Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. And sinasagot nga natin yung mga comments and yung mga katanungan nyo about Buhay America. Yung mga comments nyo sa previous video dito sa YouTube, sagutin natin mamaya sa dulo na yon. Pero unahin natin itong mga comments at nagtatag sa atin sa Instagram. Baka kasi sabihin nyo, bakit hindi mo sa Instagram sagutin ganyan? Ito muna guys, bago ang lahat. Kasi yung sa Instagram ko, karamihan ng followers ko doon, mga nandito sa US, hindi nagtatagalog, mga US brands, mga, in short, parang yun yung nandun yung hustle ko, yung gig ko. So as much as possible, syempre, gusto ko professional and ayoko mag-rant, basta nandun yung business na. Business, kala mo naman. Anyway, so ito na nga yung issue. May papanood ako sa inyo sa, ano to, real to sa Instagram. So, baka nakacross post sa Facebook. I'm not sure. Ay, panoorin muna natin sabay yung real na ito. And let me know your thoughts. Tapos, kasi basically, nag-comment ako dun sa real na yun. Hala, tas ang dami nag-like. Tas ang dami nag-comment. I think, basta ang dami nag-comment. Yung iba dun parang kung ano na pwede sabi. Nasasagutin natin dito. Thing that Filipino parents will probably never admit is that part of the reason why they didn't teach their kids their native tongue is for the clout.
Now, it's already been discussed that part of the reason why Filipino parents don't teach their kids their native tongue is so that they assimilate into Western society and not have to face any struggles like they did. But let's be real, some Filipinos, not all, but some, want their kids to be as Westernized as possible for more self-serving reasons. Because as long as proximity to Western society is a marker of social status and Filipino culture, then teaching kids a language that would allow them to connect with other Filipinos is not gonna be a priority. So ayun, napanood nyo na. So nag-comment ako dun, guys. So, kung hindi kayo mag-agree sa akin, I really don't care. I don't mind, kasi if you disagree, okay lang yun, opinion nyo yun, opinion ko yun. Pero yung iba kasi, kung ano-ano nang pinagsasabi. Okay, let's go. So, punta tayo dun sa comment ko muna. Tapos, tsaka natin isa-isa yun. Para ayoko yung maba masyado tong vlog na to, pero hahaba to for sure. Kasi, isa-isahin na. True. Okay, ayan na. So, as of today, meron siyang 97 na likes. Tapos, may 42 comments. O sige, bilisan lang natin, guys. So, ito kasi yung comment ko, guys, dun. Sabi ko, nah, wrong. Because it's hard to teach and explain to kids which one's English and Tagalog and they'd be getting picked in school for speaking gibberish. Facts. So it's not about the clout. Maybe for him. So yun yung comment ko, guys. Yung sa akin naman, explain ko lang mabilis. Tapos mamaya mag-explain ulit ako. Depende sa mga comment ng mga tao. Yung sa akin, sabi ko, kasi yung mga parents, hindi naman lahat, not all nga, diba? Ay, ito muna. Sabi ko na wrong. It's not about the clout. Yun yung sinasabi ko, kaya sabi ko wrong. It's not about the clout. Bakit? Kasi marami rin naman akong kilala dito na yes, they're teaching their kids Tagalog. Pero ang sinasabi ko, hindi siya about the clout. Bakit naman hindi tuturuan ng mga Filipino parents nila yung kids nila na magtagalog? Eh, kung yung both parents are Filipino, nagtatagalog sila sa bahay nila for sure. And then marami yung kilala na nakaka-understand sila ng Tagalog, they don't speak kasi yung mga film kids, na hindi sila confident magsalita ng Tagalog. So, kaya ko sinabing na wrong, kasi nga hindi about the clout. Yung mga parents dito, hindi about exposure, hindi papansin, hindi about the clout yung kung bakit hindi nila tinuturuan yung kids nila. Yung iba kasi, pagpunta nila sa school, and since nasa US naman din, at yung everyday na language dito is English, kaya English yung ano, ikaw ba kunyari pagpapasok sa school yung mga anak mo? Magtatagalog ba sila? Hindi, syempre mag-English kasi karamihan ng minority tayo, syempre karamihan ng mga kaklase nila, syempre mga English speaking for sure. So, yun yung point ko doon. Tapos sabi ko, it's hard. Siguro yun yung medyo mali ako doon, na sabi ko it's hard. Hindi naman hard. So, i-correct ko na yun. My bad. So, it's hard to teach and explain to kids which one's English and Tagalog. Totoo kasi malilito yung bata, although madaling turuan yung bata. Pero syempre, di ba, lahat ng parents dito, panigurado na medyo may time na nahihirapan i-explain sa bata yung ano yung ganyan. Di ba? Ganun naman yun eh. Lahat tayo natututo. So, and they be getting picked in school for speaking gibberish. Based on sa kakilala ko yan. Na nahihirapan yung bata minsan. Oh, my classmate told me what is that? Kasi yung pala, hindi na intindihan niya ng klase. Syempre, yung bata pa rin, hindi niya alam ano yung Tagalog o English. Yung sa mga bata pa talaga ito. Anyway, so yun na nga. So, isa-isayin na natin. Truth, children got confused tuloy. They can learn Tagalog once they are older. There is nothing wrong with that. See, so itong unang comment na to, nagets niya. Nagets niya yung point ko. So, hindi na, it doesn't mean, ang gusto ko sabihin na hindi naman hindi tinuturuan yung kids. Such that, yung everyday language kasi dito is is English. So, yun. Nakuha niya yung point ko. It's easier for children to learn languages when they are very young. They don't get confused. Okay, so yeah, right. Tama pa rin yun. Basta, binasa ko lang. Vince Leonardo, you're not giving Filipino kids much credit. Anong credit? What kind of credit? I mean, di ko naintindihan. So, let me know. Most Asian parents have no problem teaching. True. Sinabi ko naman. Wala naman. Most Asian kids have no problems learning. True pa din. What's so different about Filipinos? Hindi ko na-gets yung comment niya, honestly. Vince Leonardo, no, it's not. Kids don't get confused. I learned English, Bisaya, and Tagalog all together in my household. I know which language is which. Amaw. Eddie, ikaw na! Hindi ako nang-aaway, guys. Ha? Ito lang yung talagang normal na reaction. Ulitin natin. Vince Leonardo, no, it's not. Kids don't get confused. Yes, they do.
Hindi, anong hindi nakakumpis? Nakakumpis ng mga bata. Ano ka ba? I learned English, Bisaya, and Tagalog. Ganon din ako. Kasabot ko, Bisaya, brah! Ano ka ba? I grew up in a household na nagbibisaya lahat ng mga tao. I grew up in the Philippines. Alam nyo naman yun. So, nagtatagalog talaga ako. And English, kasi alam, lahat naman tayo, di ba, sa school natin, meron tayong English. So, karamihan ng subject sa English. So, yun. And sabi niya, and all together in my household, I know which language is which. Ganon din naman kami. Pero tayo, along the way, nung natututo pa lang tayo, mako-confuse tayo. Tayo ng mga Pilipino, minsan naliluto pa sa he, she. Minsan he. Pero, babae pala. Aminin. Diba, ganon. Studies show language attainment skills are best at a young age. So, to, lahat naman ng bata madaling turuan. Although, syempre, hindi perfect. Parang, yun. Pero, kapag sinabihan mo ko ng study show, make sure ipakita mo yung studies para hindi, ay, hindi yung masabi. Joke. Children can learn 2 languages at a time, or 3, or 4. I know. Ah, wala naman ko sinabing hindi sila matututo. Gets nyo ba, guys, kung bakit sila nagko-comment ng ganito? Yun ang hindi ko mag-gets. Vince Leonardo, my own experience is different. We spoke Spanish and Tagalog at home and English outside the home as migrants in Australia. There was no confusion of languages and being made fun of was not a big deal compared with the enrichment by of speaking all 3 languages. Pero what I'm saying is, iba naman yung, lahat naman tayo iba-iba. Maybe sa neighborhood na kinalakihan mo dyan sa Australia, iba, pero trust me, meron din mga bata dito na when they speak a different language, hindi, bakit mo tatagalogin yung mga non-Tagalog speakers, di ba? Yun yung point ko. So, if you're speaking Spanish and Tagalog at home, good for you. English outside the home as migrants in Australia, okay, yeah, good. Kasi which is normal, parang mga Filipino parents dito sa US, nagtatagalog sa bahay, the kids understand Tagalog, they don't 100% fluently, pero they do understand. No questions asked. Good. Kasi alam naman natin lahat. Vince Leonardo, based on what evidence? There are multiple studies to support that multilingual children have increased cognitive development and learning abilities. Don't base your assumptions on personal experiences with no scientific backing. Based on what evidence? Evidence on what? Ang sinasabi ko nga, marami akong kilala talaga dito na yes, they're teaching their kids Tagalog. Wala namang problema talaga dun. Lahat tayo nagtatagalog eh. Ang punto ko is yung clout. Balikan nyo yung, balikan, kung sino man to, balikan mo yung comment doon sa, balikan mo yung comment ko at panoorin mo ulit yung reel. Sabi ko na, wrong, it's not about the clout. Bakit? Ikaw, kung sino man nag-comment na ito doon. So, nag-a-agree ka na yung mga Filipino parents kaya hindi tinuturuan yung mga bata dahil for the clout? So, yan yung pangit na mentality. Toxic mentality sa mga actually. So, yun. Ang sinasabi ko lang, yun yung evidence, yung mga kilala ko dito na tinuturuan nila yung kids nila ng Tagalog, pero ang punto ko nga, it's not about the clout. Ulit-ulit lang ako, ano ba yun? Vince Leonardo, this reason is even worse than the one my mom gave me. I gave. O, yun. So, mas pinapanigan mo yung real na it's about the clout, it's about the West, yung colonialism, colonial mentality, eh, hindi naman yun eh. The fact na nandito ka sa US, ang lingwahe talaga ng mga tao is English, kaya talagang English yung salita ng mga bata. Vince Leonardo, wrong. You can speak Tagalog or whatever is your native dialect at home and English is taught in school. Anyway, true. Ano ba sinabi ko? Sa comment ko, balikan nyo, hindi may makomment lang kayo. I have a nephew who speaks Tagalog, Spanish, and English fluently. Dad is Latino and mom is Pinay. Okay, good. It's all up to the parents how they teach it to their kids. Tama. I agree with that. And yes, it's clout. It's, yun nga yung point. Well, oh yeah. It's, and yes, it's clout and colonial mentality. Eh, okay, so ganun. So I suppose lahat ng mga nag-disagree sa akin dito is about the clout. Eh, kayo na yun. Ako, I mean yung mga, hindi ko alam bakit kailangan nyo ng clout. Yun yung parang ang cringe talaga for me. It's clout and colonial mentality. Eh, hindi kaya, nasa US kayo eh. Ang medyo weird. Ah, for me, ang weird is kapag nasa Pilipinas kayo and tinuruan nyo ng Spanish and English all the way yung bata, when in fact, Tagalog yung lingwahe natin sa Pilipinas. Yun yun. Pero dito, yeah, teacher kids Tagalog kasi mga Pilipino naman tayo, kahit balik-balik ka rin yung mundo, maski American citizen na. Yes, teacher kids, Filipino, Tagalog, walang problema. We're proud of being Filipinos. Pero it's about the clout. Yun yung
yun yung part na hindi ko gets, yung clout and colonial mentality. Two, that's why parents don't teach their kids the native language. Yun yung off for me. Vince Leonardo, no, I learned both. Good for you. Vince Leonardo, oy dude, I follow you on YouTube, but I don't agree with you on this. See, yeah, I mean, if you agree to disagree, or if you disagree to my comment, I have no problem with that. It's your opinion, it's my opinion, we're both entitled to our opinions, you know? At least ito siya, maayos yung pagkasabi niya. Vince Leonardo, no, they don't. Guys, ang dami na talaga nag... So, lahat ng mga nag-disagree sa akin dito, na yung depende, hindi naman lahat. Siguro yung mga nag-disagree sa akin dito, gusto nila yung clout. Vince Leonardo, because you're not wearing it with pride. Ba? Paano mo nasabi? Itong pag-YouTube ko pa lang at pagtatagal, itong pag-buhay Amerika ko pa lang, and lahat naman nakakilala sa akin, guys, maski sa office, alam nilang sobrang proud ako being Filipino. Maski, lahat ng nakakilala sa akin, maski sa office, mga kaibigan ko dito, alam nilang proud ako being Filipino. So, ang weird nito kasi, Vince Leonardo, because you're not wearing it with pride, ang alin? Yung clout? Which can lead into insecurities. Anong insecurities? Panoorin mo nga ulit yung video, yung reel. Basahin mo ulit yung comment ko. Sabi ko na, wrong. It's not about the clout. Ano ba sinasabi mo? Language is a language. I know. Be thankful and lucky that you're a bilingual and better if you are. Multilingual. People, especially us in the westernized cultures, an accent is an accent. Yeah, ano sinasabi nito? Hindi ko talaga mag-gets, promise. And if your parents latch it into you as a child growing up, then you're going to have to deal with it as a childhood trauma rather than letting it flow like a fresh water in riverbanks. Ang daming sinabi. Be confident and rock the Pinoy pride. If someone pokes fun of your accent, then just be yourself to them. And the more authentic you show your true self, the less and less they'll bother you and will like you for who you truly are. Ang daming sinabi. I agree with that. If someone pokes fun of your accent, ano ba pinag-usapan natin? It's not about the accent. Pinag-usapan natin dito is about the clout, yung colonial mentality, hindi tinuturuan ng parents yung kids nila ng Tagalog. Panoorin mo ulit yung reel. Ang dami, makaka-comment lang ito naman. Guys naman, iba may masabi lang eh. Vince Leonardo, what? No! I always tell anyone who speaks another language to always stick with that in the house because they will learn English in school, plus when you're younger, they soak it up like sponges. Tama naman yun. Kung naman sinabi pala, guys, na huwag turuan. Ang sinabi ko, it's hard to teach kids na plus pupunta sila sa school, mamaya ang dala nila doon Tagalog when everyone is speaking English. So yun. Hindi ko naman sinabi na huwag mag-speak ng Tagalog. Pero I agree with you. Vince Leonardo, damn, this is such a lazy excuse. Anong lazy excuse doon? Something an American wannabe would say. Not an American wannabe because first of all, I'm an American now. But I'm Filipino pa rin ako, pero kung gusto mong ganyan ang usapan, something American wannabe, ba't naman ako American wannabe? Well, American wannabe ako before kaya ako nandito eh, di ba? Hindi akong papakipokrito. Bakit naman ako magiging American wannabe when I am an American in the first place? I teach my kids to be proud of their mother tongue. Wala nga akong problema doon. Ano ka ba? Ano ba sinabi ko? Kung ikaw gusto mo rin ng clout for your kids or for yourself, gusto mo ng clout kung bakit hindi mo tinuturuan. Pero sabi mo nga, I teach my kids to be proud of their mother tongue. Ano ba sinabi ko? Ang sinabi kong mali is about the clout. Hindi naman na hindi talaga turuan yung kids at all. Rather than be a basic English speaking kid with no cultural identity, basic English speaking kid. So, diyan ka pa, sa comment mo pa lang na yan, parang ikaw ngayon nagde-degrade eh. Sa mga bata, oh my goodness. And wanna be like some people here. So yun. Ice cream ko. Vince Leonardo, that's a bad take and you should feel bad. I don't feel bad at all. Sa totoo lang. Kasi, hindi nyo naman nakukuha yung point ko. Kaya ako nag-comment doon sa reel na yun. Kasi nga, sabi doon sa reel na yun, some, but not all, some parents... Kasi daw, about the clout, about the colonial mentality, hindi nga. Dahil nga nasa Amerika, kasi ang language dito is English. Hindi, again, paulit-ulit tayo, hindi dahil hindi tuturuan yung kids ng Tagalog at all. Okay. I sure wish as fuck I was able to learn Tagalog, but here I am 21 years later, unable to. This mindset is typical of Filipino parents and it completely dismisses the fact that language learning is significantly easier for a child than it is for an adult. Tama naman. Furthermore, there are numerous studies that suggest that children can decipher between multiple languages. Tama, parang tayo. Lahat naman tayo ganun eh. That's why most Filipinos are bilingual or trilingual, or Europeans can speak 2+ languages. Archaic mindset. Then Filipino parents shame their kid for not being in touch with the culture when they grow up. Siguro iba. I mean, siguro may ibang ganun. Actually, hindi lang yung parents. Maraming ganyang Pilipino na, ooh, ano...
tawag dito, hindi ako Pilipino kasi hindi ako Tagalog. Or when the kid tries to speak Tagalog, parang, ah, galing, sobrang galing. Tapos ang kinin sa Olympic. Ala, iba na pala. Vince Leonardo, lame excuses. It's shame for a vlogger to give that excuse. May makakomment lang talaga. My son didn't get picked at school. You should wear it with pride too. I do wear it with pride, trust me. Ewan ko talaga to sa mga to. And this Vince guy is using red herring arguments for online engagement and ego boost. Nothing new in the land of idiocracy. Wow! Galing! Hindi nyo nakukuha yung point ko. Ang point ko lang doon sa unang reel, sa reel, is yung clout. Doon, ano okay, parang, kailangan ba ng clout ng parents for them not to teach their kids Tagalog? Vince Leonardo, no! Not at all! I speak Tagalog to my three kids and my husband speaks Hindi to them. They definitely know which is which, no confusions at all. As a matter of fact, my kids, ako pala yung kailangan ng English speech. As a matter of fact, my kids even go to French school. Wow, French fries. Joke. And they, uy, maganda yan, French ha. My son had his English assessment for his kindy entrance and all the stuff I spoke with kept telling me to please never stop talking to them in Tagalog and Hindi. Kids learn quick, 0 to 8 years old are their formative years. They're like sponges. Tama naman yun, I don't disagree. Basta, balikan nyo yung reel, balikan nyo yung comment ko, and understand where I'm coming from. Yun yun. Vince Leonardo, respectfully disagree. In many European countries, it's common for people to be able to speak 3 languages fluent, and a lot of people start when they're young. Tama naman. Ah, siguro nagdi-disagree ka or yung karamihan dito sa sinabi ko na it's hard to teach kids. Actually, it's hard to teach kids kasi nga, basta mahirap magturo talaga ng bata, pero it's not impossible. Yun yung gusto ko sabihin. Vince Leonardo, I know many kids here in Germany which grown up with German English and Tagalog. For kids, it's very easy to learn languages. Just talk with them in multiple languages. Tama. Doon nga sa mga cartoons, di ba, minsan nagsa-Spanish or nagigits na ng mga bata. I have nothing against it. So, yun. Vince Leonardo, lol, I always speak to my Indian mates, kids. 5 years old, he can speak straight in English and speak native language to his parents. Kids are not dumb. I know, right? Matalino nga yung mga bata ngayon. Marunong sila mag-coding sa computer. Tapos, mas ang dami nila alam. Eh, back in the day, sa mga panahon natin, basta parang, ewan. Mas matalino yung mga bata ngayon. May sense. So, yun. Vince Leonardo, my child speaks Romanian ang Ilonggo or Endilonggo, a Filipino dialect. I know what Ilonggo is. Dad only speaks Romanian to her. I only speak Ilonggo to her. Cool speaks Dutch and YouTube speaks English. As long as you are consistent, they don't get confused. Okay, so, I agree with that. She is fluent in all 4 languages and she is 5. These are the best years to learn languages. Tama naman yun. Wala, ang gusto ko lang ulitin, merong, kunyari, yung bata. Nasa school siya, sinabi niya, "Hi, miss, can I have sabaw?" Paano maintindihan ng non-Tagalog speaker yung sabaw? Kasi nga, nalilito yung bata. O, hindi naman, guys, please understand na nalilito din yung mga bata minsan. Vince Leonardo, I don't agree. Being in the UK, the kids still English no matter what, as that's what they hear all the time from TV going to nursery at very young age. They won't have problems speaking English as kids are so smart. They can adapt quite quickly. I know, ganun talaga yung mga bata. Minsan gulat ka nga yung mga bata sa Pilipinas. British accent, diba? Dahil dun sa... I forget. So yun, I don't agree. I don't mind. I mean, if you disagree, if you guys want a clout, go. Vince Leonardo, tell me you have no idea about the cognitive and developmental advantages of being bilingual in early childhood without telling me. As for being picked on, it's called parenting, as in telling you, anak, little racist pig is picking on you because they are apes. Bakit? Buong araw mo ba natututukan yung anak mo sa school? Di ba lahat naman tayo nang galing sa school? And we all witness someone getting bullied. It happens. Break the colonist cycle. Teach your kids your native language. Yeah. Yun, wala akong problema doon. Let's all be proud talagang mag-Tagalog. Ako nga tatagalog ko dito and yung anak ko, tatag-tatagalogin ko yan. Vince Leonardo, that is not factual at all. According to linguistics research, wow. People learn how to code switch language at a very young age. I know, ganyan din naman tayo. Maski sa Pilipinas pa lang eh. Filipino, minsan mag-Tagalog, minsan mag-English. So yun, kaya madali talaga turuan yung mga bata. So, that is not factual at all. It is fact kasi merong talaga nagsabi sa akin na kaya tinuturuan nila yung kids nila. Pero ang sabi nila, nahihirapan nga yung kids minsan na baka yung anak nila yun. Okay, so yun na lang yung sabihin natin.
Vince Leonardo na, I've seen kids that grow up with three languages, Japanese, Thai, and English, and they speak English in school, and to anyone who isn't family perfectly, and their Japanese and Thai are, according to their parents, still intact and spot on. Kids are sponges and can code switch without having to think about it. Heck, they grew up being surprised that some people only speak one language. Ang daming nag-comment na wala na dun sa pinag-uusapan, wala na dun sa issue. Vince Leonardo, I grew up in the Philippines simultaneously speaking Hiligaynon, Ilonggo, Tagalog, and of course English. Made the move to the States at 15 years old much easier since I spoke English up here assimilated but still able to understand the titas at the turo-turo places when they talk. Yan, totoo naman yun. Lahat naman tayo. Ako din naman, Diyos ko. Karabaw English pa din ako ngayon. And I don't mind. I'm embracing my accent. Filipino accent. I love it. Vince Leonardo, so many kids are bilingual. It's just up to the parents to make an effort. True. The fact is, most Filipino parents don't make that effort. Lol. Ayun, natumbok na itong comment na to. Ito talaga yun. I've run into fellow kids who can't even understand, let alone speak. See, natumbok na ito yung punto ko. Talaga. Vince Leonardo, this is so wrong. Any child development literature would tell you this. Ang alin? Tell me what? Pag kayo magko-comment, make sure back it up. Kasi nakakalito. Vince Leonardo, in fact, half of the world grows with at least two languages. Read a book and stop talking about something you don't know. Half of the world grows with at least two languages? Saan mo marakuha? Yan, half of the world talaga, 50%, maybe not. Ewan. Vince Leonardo, been speaking Tagalog the moment I immigrated as a child. I understand being mad at the world. Trust me, I'm not. And what it did to you, but some people here might actually... What made you say that? Wala namang ginawa sa akin. I love the world. But some people here might actually just completely believe what you're saying when they're still on the fence. Oh yeah, okay. Vince Leonardo, I disagree. I grew up speaking English, Tagalog, Bicolano, and I live in Hawaii and speak some Hawaiian and Hawaiian Pidgin. I'm not confused which one is which. Good for you. Pero malaki ka na. Siyempre nung bata pa tayo, natututo pa tayo, we get confused. So, hindi ko alam ba't hindi nagigit sa mga tao dito. That's why in the Philippines, there's a word called konyo. Ito na. Paano na napunta yung konyo sa usapan na not teaching kids here in the US ng Tagalog dahil sa colonial mentality and pagiging clout? Ano yun? Ano yun? Yung konyo, it's totally a different story. Nakakatawa to kasi parang, it's besides the point. Panoorin mo ito yung reel. Panoorin, tapos basahin mo yung comment ko. Ano yung konyo dun? It's often referred to people who are good at Filipino languages. Well, guess what? They are good in Filipino, pero they're speaking like this, bro. Ganon. So it's often Filipino language because they're bred high class. Puntahan natin ito mabilis. Nagiging social status yung pagiging konyo in the Philippines, especially if you're studying schools like sabihin, and they talk like this. But when they go here in the US, do they speak like this? Baka pagtawanan ka ng mga tao kasi nobody talks like that here. I want you make tusok-tusok the balls over there where Manong is standing. Vince Leonardo, only to be called Filipino-Americans by Filipinos. Yeah, yung iba, ganun. Pero, I don't know. Vince Leonardo, my friends learn four languages as children to fluent proficiency. Many people are bilingual and switch all the time. How are you Filipino kids any different? Sige nga, marami akong kilalang Filipino kids, hindi nagtatagalog at all. Iba yung nakaintindi ha, pero meron akong kilala talaga na hindi nakakapag-Tagalog, understand, speak at all. If anything, this idea diminishes Filipino capability. It's not diminishing. Kasi, first of all, if the upbringing, yun nga sa bahay, kung hindi naman talaga sila tinuruan ng Tagalog, and if they're born and raised here, if the parents don't speak Tagalog, although Filipino sila, hindi talaga makakagrasp yung kid. Vince Leonardo, so you're saying Filipino children don't have the capacity to be bilingual? Wala akong sinabi niyan, balikan mo yung comment ko. Wala akong sinasabi ganyan, don't put words into my mouth or into my comment. Ano ba? In comparison to say French or Spanish or German kids who can swap between their native tongue and English when they're in a school or out in public? We can do that, pero ano? Pumunta ka dito, sige, punta ka dito sa school. Meron ba sila, meron magtatagalog doon? Meron siguro mga lan-ngilan, pero they're not speaking Tagalog kasi mga klase nila English. Ano ba? Vince Leonardo, it's hard to teach and explain to kids which one's English and Tagalog. What in the holy underestimations of kids' abilities is going on here? I grew up in the Philippines with both my parents specifically speaking to me in English because they think it's going to be an advantage to me in school where English is one of our subjects. Which, to be fair, I guess they were right because
I breezed through those subjects compared to my classmates who weren't raised using English in their house. But even so, I would hear my parents speak to each other in a local language, Ilocano, while also observing them speak to their respective parents in yet another local language, Kankana A. While on TV, we would assume media that is mostly in Tagalog. I never found it challenging or confusing in one bit, and good for you. Naturuan ka nila. Ang sinasabi ko nga, there are some parents na hindi talaga tinuturuan. Tapos nahihirapan nga kasi pagdating sa school, nako-confuse. So kung sa inyo, madali siya, not everyone. So wag niyong anuhin, wag niyong underestimate yung ibang parents. Na, what if merong parents ayaw talaga turuan ng kids silang Tagalog? You can't tell them that. Diba? Ano ba? And now, as an adult, I can say, speak all four languages including English quite fluently, and I know many people who also have the same story, and growing up in the country, I know that speaking in English well, especially if you're able to do it with minimal discernible regional accent like I do, ako nga may accent, I don't care, is unfortunately a symbol of social status as it makes you seem more educated and smarter. Those are the actual facts, actually. Vince Leonardo, so you're saying bobo? Okay, sinabi ko ba yun? Balikan mo nga yung reel. Balikan mo yung comment ko. Sinabi ko bang bobo? Hindi, di ba? Ito makaka-comment lang. Sa totoo, nakakatawa yung mga ganyang tao. So wala akong sinabing ganun. Balikan mo yung reel at comment. Guys, again, to make the long story short, so yun lang naman yung sinasabi ko. Na nagdi-disagree ako dun sa reel kasi sabi dun sa reel, it's some but not all. Baka daw sa cloud. Tapos westernized yung colonial mentality, ganyan. Hindi. Kaya hindi nga tinuturuan ng Tagalog. Or kung tinuturuan man, very minimal. Kasi nga hindi naman din magagamit dito. Kasi nga sa school, at hanggang sa paglaki, talagang English yung mga tao dito. So, basta yun lang. Wala namang, I have nothing against anyone. Just once and for all, sinagot ko yung mga comments dun sa medyo mahaba yung vlog, sorry. Hindi ko siya masasagot sa Instagram kasi wala rin, hindi naman aabot yung ganito haba yata yung vlog, yung video sa Instagram. If you have any questions, if you disagree with me, if you want the clout, fine, wala naman akong problema doon. Ang sinasabi ko lang, based on my observation, and meron akong mga kilala din, na iba, hindi talaga tinuturuan. Although, sige, fine, tinuturuan, pero since hindi naman din nga magagamit, ang talagang tinuturo is English din. So, yun. And karamihan, may maraming mga Pilipino na hindi talaga nagsispeak ng Tagalog, although they understand. So, yun lang yung point ko. Let's not spread hate, let's just love, guys. Tayo magkakababayan. Ang ayoko lang, kapapilipino talaga yung mag-aano sa totoong buhay. Dapat nag-ano tayo, kapit-busy. What? Kapit-busy. So yun, thank you so much for watching. That's it for today's vlog. Grabe, sobrang haba nitong vlog na to. Guys, hindi ko na pala masasagot yung mga comments doon sa previous video. Sasagutin natin siya after ng upload na to kasi sobrang haba na ng vlog. Parang episode na siya sa Netflix, sa totoo lang. So again, kung merong na-offend doon na mga parents na naka-follow din or naka-subscribe sa akin dito sa YouTube, kung merong na-offend doon sa sinabi ko, sa comment ko doon sa Instagram, I'm sorry. Pero hindi yun yung intention ko. Again, panoorin nyo yung reel, basahin yung comment ko, nagdi-disagree ako doon sa part na baka dahil sa cloud. Kaya kung bakit hindi tinuturo ng parents yung kids mag-Tagalog. So yun lang yung sinasabi ko. And meron ibang kids na hihirapan, they get confused nga pagpunta sa school. That's it. Huwag na natin babayin. Thank you so much for watching. If you haven't yet, please subscribe to this channel. Kung meron kang tanong, follow-up question, comment down below. Don't forget to like and share this video. At magkita-kita tayo on the next vlog. Galit yun.